Okay naman nung start eh. I think most of the relationship pagsasimula, ganun eh. Yeah. Then at the middle of the relationship, doon na siguro papasok yung mga challenges nga. So naging, officially naging magka-relasyon kayo yes, ni girl. Yes, gano'n yes. kayo katagal na nagsama? O naging mag-on? Mag-on? Total, years din eh. Parang 2-3 years din kami nun eh. Kasama nung, yun nga yung nag-Dubai na nga kami. Iniwan ko nga yung Philippines, iniwan ko yung... Oh, nag-ano kayo, migrate kayo sa Dubai. Bakit? Prior to that Dubai trip, yun nga, nagkaroon kasi ng twice na parang meron ako nahuli sa kanyang hindi maganda. So, at the end of the day, pinatawad ko pa rin siya. Kasi nga, lagi ko kasing iniisip na, sige, baka ako yung may pagkukulang, baka ako yung may mali. Kaya, sige, subok ulit. Give another chance. Tapos yung second chance na nga ulit, may nalaman na naman ako. Nahuli ko na naman siya. Tapos, of course, she has... Other guy or same guy. Other guy, okay. Other guy. So, of course, she had her own reasons. Pero, yun nga, nagbubulag-bulagan na lang din siguro ako eh. Parang, that time I was thinking, am I too selfish na baka ako na lang yung nagmamahal? Baka hindi na siya masaya. Which, Kasi pinipilit ko na lang yung gusto mo. Tapos nung nangyari yung sa second, yun na nga, na-clear naman din niya sa akin. Sabi niya, hindi, obsessed lang yung guy sa akin, blah, 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 something like this. At the end of the day, sabi niya, kung gusto mo, para makalimutan natin lahat, magpunta tayo ng Dubai. Sumama ako sa kanya sa Dubai. So, I left my career here. I left my family. Ang masakit sa akin doon, yun nga. Siyempre, may anak ako. And mag-isang anak ako. So, yung sacrifice na iniwan ko yung mommy and daddy ko, mahirap po yun. Alam mo yung mga nangyayaring yun sa kanya? Yeah, witness ako doon. Nandun ako ng time na yun. Pati yung pag-alis niya, pati yung mga latter part ko nalalaman, yung mga... panloloko eh, actually. Ah, yung mga lokohan. Hindi sinasabi sa inyo. Kasi ang pagkakalala ko dun sa girl okay, is... Siya. Masuplada ako, nagsabi sa kanya nun eh. Pare, okay yan. Parang mga ganun ako. So, oo. Nagulat din ako na ganun... Ang pagkakaalam nyo, pupunta sila ng Dubai for work, ganun, yeah, doon na magsasettle down. Parang ganun po. So, latter part ko nalalaman yung when I visited him sa Dubai, pumunta ako ng Dubai din, pumunta ako sa kanya. Tapos, yun nga, yung medyo nasa dulo na sila ng relasyon nila, nakakwento na kanya sa akin. Sabi ko, parang di naman ganyan siya, no? Si girl, ganyan. So, sabi ko, ayoko naman i-confront yung friend ko, of course. So, ano bang name ni girl? Itago natin sa pangalang Rudy. Si Rudy. Si Rudy. Yeah. Okay. So, hanggang sa nakikita na yung pag-away nila. So, sabi ko, ba't ganyan pala kayo mag-away? Paano kayo mag-away? Loud ba? Ganun? Kasi sobra niya akong controlled eh. Sobra niya akong... Yun nga, di ba, noong last episode, sabi ko, as in, nawala yung pagkatao ko talaga. Parang pina-feel niya sa akin, ikaw ang pinakapangit na lalaki sa mundo. Basta ano, parang... Sige, hinga lang. No, it's okay. Tissue. Ito na lang muna kasi wala akong makuhang ano. Ay, sorry. Ayun, ayun, ay, hindi. Ito na lang muna. Ito, mas maganda to. Aso. Inaso mo ako. Okay. Chris, nung nangyayari to kay Derek, did you try to speak to your friend also nung nangyayari to the girl? Oo. Actually, yung time nun, sabi ko, try to understand. Kasi na-understand ko yung situation eh. Kung ano nangyayari. Kasi blinded pa ako, hindi niya sinasabi sa akin. Pero yung nalaman ko kasi, sabi ko sa kanya, paano kahit kaibigan ko yan, Paps? Cut mo na. Oo. In-advisen mo siya ng ganun. Sinabi ko na sa'yo, tama na. Hindi mo nakilala sarili mo.
Hindi na ikaw yan. Kasi parang ang hirap nun, di ba? Kunwari, magkakabarkada kayo. Di ba? Paano, kanino ka kakampi? Kasi minsan, he said, she said, kind of thing yun eh. O mananahimik ka na lang ba? Oo, mananahimik ka na lang. So, ang ginawa ni Chris, talagang in-advise niya si Derek na tama na. Derek, bakit hindi mo agad sinabi kay Chris na meron na nang nangyayaring ganyan, na lokohan? Kasi that time, I was protecting her. Ayokong maisip ng iba na ganun siya. So, yung mga sakit, tinatago ko na lang. At saka maybe somehow you were also protecting yourself. Dahil ayaw mong magbago yung tingin nila sa'yo. At di ba, yung, kasi sabi mo nga, yung babae na nga, ang baba na ng tingin sa'yo eh, di ba? Ang baba ng tingin sa'yo, tapos baka pati yung mga taong malalapit sa'yo, bumaba ang tingin sa'yo dahil pag nalaman nilang, ganun na nga yung nangyayari, pero naaalaw mo pa because you were manipulated. Maraming di naniniwala eh that time. Parang, I mean, I'll be honest, I mean, syempre, dala ng kabataan before na naging ano rin naman ako na parang, alam mo yun, exploring, ganyan, mag-gimmick, so... Si Dora, nakita kayo ni Dora. Explore kayo. So sabi ko nga, ano eh, especially marami nanonood, no? Yung tinatanong, tingin mo, bakit nangyari sa'yo yan? Yun yung big question. Yeah. Para tingin mo, bakit nangyari sa'yo? Sabi ko, syempre, may mataan Diyos eh. Of course, if meron din naman ako, I'm not perfect, meron din naman ako siguro mga kamalian before. Meron ako nung during high school days, of course. So, I think it's karma. Parang ganun ah. Inaamin ko sa sarili ko. So, it happened to me. So, sabi ko, tingin ko baka yun yung karma ko. Parang ganun. But don't gaslight yourself. Maaring, syempre, hindi ka naman perfect. Marami ka naging pagkukulang. Maaring sa sarili mo o dun sa partner mo. Pero ano man ang naging pagkukulang mo, hindi pa rin sapat na rason yun para lokohin ka. Diba? Hindi pa rin reason. Hindi pa rin reason. Kasi kung may pagkukulang ka o hindi ka naging mabuti sa kanya, pwede ka namang iniwan na lang, diba? Pwede naman nakipaghiwalay sa'yo. Diba? Kung hindi niya maayos, hiwalay. Pero yung hindi maghihiwalay, tapos yun yung rason para maglokohan. Yun yung hindi kasi katanggap-tanggap. Diba? So, yun. So, paano ka noong mga panahon niya yun? Gaano ka nawasak? Sobra. Like, pag nakikita nga niya ako noon, hindi ikaw yan. Parang, kasi ano eh, of course, sa sales ako, yung confidence mo when you speak to your clients, yung mga ganun, kung paano madali nyo sa... Nawala talaga. As in, yun nga eh, kasi naparamdam niya sa akin talagang ikaw yung pinakamababang lalaki. Ikaw yung pinakawalang kwentang lalaki. Ganun. So, ano nangyari? Parang kinot off mo ba yung sarili mo sa mundo? Ganun? Or nag loko ka ba? Hindi. Kasi sa lahat ng nangyaring yun, ang kinakatakot niya is ano, gumanti ako. Which I never did. Kasi sabi ko, hindi naman mapapalitan ng isang pagkakamali ang another mistake. So nakita ko na nga yung fault niya, hindi ko ulitin yun. Which siya, hindi siya makapaniwala na parang nasaktan kita eh. For sure gaganti ka, lalo na lalaki ka. Parang ganun. Noong time na yun, I was telling other people nga, sabi ko, wala na yan. Sa panahon ngayon, it's not about yung guy na nagloloko or yung girl na nagloloko. Pantay na lahat yan eh. Kumbaga, yun na yung pananaw ko eh. Tapos, kasi di ba, niloloko ka na, nasasaktan ka na, na ang baba ng pagtingin sa'yo. Bakit ka hindi umalis sa relasyon na yun? Dahil napaniwala ka man na, dahil sa wala kang kwentang lalaki, wala nang ibang tatanggap sa'yo kundi siya. I think the only answer is I really love her so much. Kumbaga sobra ko siyang minahal. That time. And you forgot about loving yourself. Yun talaga.